Hi, welcome to my channel. It's me again, Shirley. So, ang tips ko ngayon ay ang how to take care of your eyelashes. Extension eyelashes. Women are really so much concerned about kung gaano kita magpaganda, kung how to make our face more flawless, and how to make ourselves very attractive to others. Ngunit, ang pinakamahalagang part ng ating mukha ay ang ating mata. It is our eyes. Kasi, some said, others said, that our eyes is the window of our soul. So, kaya nga, lalo nating pagagandahin ang ating sarili, and number one that really attracts others is our eyes. Yan, ang mata natin, ang number one na nagbibigay ganda sa ating mukha. But one thing I just advice lang sa inyo, kasi ngayon putting eyelashes is already trending nowadays. So ngunit ang ipapayo ko lang sa inyo na be careful to those who wants to put your extension eyelashes. Huwag kayong pupunta sa hindi eksperto. Huwag kayong pupunta yung mga tabi-tabi lang dyan na walang expertise sa paglagay ng extension eyelashes. Kasi mahirap na. Ang pang face ng eyelash is much danger, because iba ang isa yung chemical na nag dulot ng masakit sa mata. It's really true, because I am one of those using extension eyelashes. I've been using it for 2 years now. Kung maghahanap kayo ng clinic na maglalagay ng extension eyelash, be sure yung expert. Be sure yan talaga ang trabaho nila. Kasi kung magpupunta kayo dyan sa mga clinic, mga salon na walang expert, hindi expert sa bagay na yan, baka anong mangyari sa mga mata mo. So, I just want to give tips para sa inyo how to care your eyelashes. But be sure, as I said, piliin yung clinic or yung expert na gumagawa yung to put that extension eyelashes in your eyes. Kasi mahirap na. Mahirap na. So, kung magpalagay kayo ng extension eyelash, be sure na hiyang sa iyo. Huwag kayong magpalagay kung ano-ano lang dyan, kasi naiinggit kayo sa iba dyan kasi makapal ang kanilang eyelashes. No. Hindi pwedeng yan lang ang gagawin nyo sa gusto nyo lang na magpalagay ng eyelashes, extension eyelashes. Kasi iba-iba ang
ang ating sariling eyelash. Katulad ko, ako, alam ko na ang eyelash ko is very thin and short. One purpose na nagpalagay ako ng eyelashes because palagi akong mapuling. Palagi akong my eyes easily catch and sick. So that's why I need na magpapalagay ako ng extension eyelashes. So paano mo i-choice ang sarili mong extension eyelashes? Feeling mo yung eyes mo ay magaan, huwag mong lagyan ng makapal na eyelashes. Kasi kung makapal na eyelashes, hindi kaya ng eyelash mo yung sariling eyelashes mo na ang bigat ng makapal na eyelashes. So why not try to choose the natural one na parang sa sarili mo okay to, sa akin magaan at natural look lang ito. Kasi kung gumagamit ka, magpalagay ka ng makapal na makapal, hindi yan mag last long. Kasi yung eyelashes natin na extension, iba yan sa sarili nating eyelash. So it will be your eyelash might be 5 days, it will be changing in its position. May eyelash kayo ditong pumunta sa pababa na wala, may eyelash naman na nagsisway. Yun talaga ang mahirap kung hindi kayo marunong mag-care ng inyong extension eyelashes. So number one tip ko, number one advice ko, choose the best and expert yung gumagawa ng extension eyelashes. Piliin nyo ang eyelashes na hiyang sa inyo. Yung feel mo na parang wala lang, natural lang. Kasi kung iba ang gagamitin nyo, kawawa naman ang yung original eyelash. Kasi kung makapal na kind of eyelashes yung pinalagay mo sa eyelash mo, kawawa naman ang mata mo. So number 3 tips ko sa inyo regarding sa how to care the eyelashes is kung nalagyan na kayo ng eyelashes, when washing your face, do not rub the eyelash. Do not rub the eyelashes. Just make at kuha ka ng tubig at saka ilagay mo dito ang water. So you have to scrape out your eyes dito. So if makalagay ka dito ng water, be sure that the water here is not falling down here in your eyes. Kasi kung may tubig na dito nakapatong sa ano yung sa eyelashes mo, mahirap kasi mabigat na at saka pumasok na sa mata mo. And not all your eyelashes are doing well. Some are swaying down side by side.
So, mahirap talaga. Kawawa naman ang mata mo, yung eyes mo, kawawa naman. So, kung nandoon na ang eyelash mo, bagong-bago, you have to take care of it. You have to 12 hours bago ka mangilamos. Huwag mong basain ang ano mo yun, face mo, kasi baka ma-touch tong eyelashes mo. So, baka mahirap na matanggal, madaling matanggal. So, ang dapat gawin mo, after putting the new eyelashes, you have to leave it for 12 hours. Since the time that you nilagyan mo ng eyelashes yung mata mo. So, leave it for 12 hours. Then, pagkatapos ng 12 hours, hindi ka muna maghihilamos. You have just to put some cleansing liquid in your face so that hindi na lang mo gagalawin yung eyes mo. After 12 hours, leaving that yan lang, pwede ka nang makahilamos. Pwede, you can do it of your face. You can clean your face. But be sure na hindi mo magalaw yung eyelashes mo kasi bagong-bago. So, ang tips ko ng paghilamos ng iyong face is just make sure that you put some water here and just make it just like that. Huwag mong lagyagan ng maraming water here in your forehead. Ito, sa noo mo. Kasi, kung maraming tubig pumunta dyan sa eyelashes mo, sumasira ang eyelashes mo. Kasi bumigat ang tubig. So, some of your eyelashes, hindi pa talaga na, ano, na dry up. So some of them you can feel the parang may liquid na pumasok sa iyo. Masakit 'yan. Masakit. So to make your face gusto mo talagang mag-wash out your face, cleaning your face in water using the water and the soap. Just like that. Just like that. Rub mo lang, wag mo lang, at be careful of the water in from your forehead na hindi pumunta dito sa yung eyelashes. Kung maliligo kayo using shower, do not face the shower. You have to turn back and the shower is behind you. So, ang shower hindi pwedeng gaganon ka kasi ang water papunta sa mata mo. So, mahirap na. So, kung maliligo ka using the shower, you have to be the shower should be in at your back, and then you just make your head a little bit upward, then ganito, ganito, ganyan. So ang water dito, hindi kasi makontrol mong water kung ganun mo ang forehead mo. So ang water dito pumunta. So you can control the water that coming out from your head down to your forehead, then down to your eyes. So, yan ang gagawin mo kung magpalagay ka ng eyelash extension. So, make sure na, kasi ako nag-use ako for 2 years now. Kung tingnan ako sa aking eyelash, parang natural eyelash ko lang.
nobody can comment that it is extension. Kasi parang talagang eyelash ko. Eyelash ko na original. Ayoko ng eyelash na ano, makapal. I don't like it. Gusto lang kong yung eyelash na natural and then almond type, small, medium, in the middle, small, medium, small, at saka thin. So yan ang extension eyelash ko po. Di ako, ayoko ng makapal na eyelash. I don't like it. So ang alam na ng mga gumagawa ng eyelash ko kung anong klaseng eyelashes na hiyang sa akin. Kasi kung marunong ka lang mo take care sa eyelash mo, yung eyelashes mo na extension, parang it will last for a month. Ngunit kung hindi ka marunong mag-alaga ng extension eyelashes mo, it takes only for 1 week. Yun ang pinaka mababang days na will your eyelashes will last. So, as I said, unahin mo ang pagpili. Huwag kayo dyan sa tabi-tabi ng mga salon. Look for the expertise. Look for the person, the clinic wherein they are really the expert to put on extension eyelashes. And then, yung the way how you care it. So, ganun lang. And leave it after putting the extension eyelashes, leave it for 12 hours. Para maging matagal yun ang face na nakalagay doon sa eyelashes mo na original. So, ganun lang. Then, washing your face, you have to take care also your eyelashes. Be careful of your forehead, the water that came from your forehead. Just be careful. And then, kung sa palagay natin, may water nakapatong sa eyelashes mo, you just don't be worried. Just make it your eyelashes, put some tissue or cotton here or a soft cloth in your then, because the water will easily absorb in the cloth or in the tissue. Madaling mawala ang water dito. So ganun lang. And be careful of taking a shower. Don't face the shower head. Yeah. Your shower must be at your back. And the water just came pupunta dito sa ulo mo. At saka medyo naka up ng konti yung forehead mo. So yan lang po ang mga tips, advice ko kung magpalagay kayo ng extension eyelashes. I've been using extension eyelashes for 2 years now, and para sa akin, parang wala lang. It's just an ordinary, it's really like my real eyelashes. Yan lang po. So, thank you for watching my channel, and God bless. Bye.